Hello, hello! Masayang araw, mga kaigan! Narito tayo ngayon sa ating Fried Chick site. Kung saan na magsisimula tayo ng construction. Sa ngayon, ang gagawin muna natin ay maglilinis ng buong lupa. Tatanggalin yung mga basura. At yung mga damo ay kailangan alisin. Abangan nyo guys hanggang sa ito ay matapos ng construction para magkaroon kayo ng idea at makapag-share din ako lalo na sa kung magkano ang aabutin sa budget na to. Ang itatayo po dito ay isang commercial building, bali 2-story siya. At meron siyang 4 na unit. Bali, siyempre, ang una kong ginawa bago tayo nakapagsimula ay nag-process muna ng building permits. Kasama dyan requirements ay blueprint drawing na mayroong signature ng mga engineers at architect. Sa ngayon, ang gumagawa lang dito, mayroon lang akong 2 tao. Dahil ang budget ko ay budget mill lamang. Konti lang. Actually, wala nga eh. Wala pa nga talagang budget eh. Ang importante lang, magkaroon ng simula. Gusto ko talaga na simulan lang siya. Tapos, bahala na kung saan naabutin. Bahala na si Lord kung bibigyan pa niya ako ng pagkakataon na magtuloy-tuloy ito. Hopefully, in Jesus' help. Yun, medyo makapal ang mga damo. At matagal na ngang matagal nang bakante itong lote actually. Siguro mga 10 taon na siya. Hindi lang namin nabigyan ng priority mag-asawa na mapagawa ng kahit pa o pa. Gawa na medyo malayo siya. Malayo sa lugar namin. Nandun kami sa Imus. Tapos ito naman, ang location na to ay sa General Trias. Ang proposal dito ay gagawin ko siyang isang commercial building. Tapos mahilig din kasi kami sa business, so tatayuan ko siya ng isang pwesto din ng magiging second branch namin. So yan guys, mag-umpisa na sila. Gagawa muna ng barracks dahil yung mga gagawa ay mag-stay na sila dito. Dito na sila matutulog. Kaya kailangan mabilisan ang gawa para wala na silang uwian. Yun. So, gumawa muna sila ng temporary na toilet. Yan. Makapal ang mga damo. Ang sukat pala ng
Lot area nito, guys, ay 150 square meter lahat. Commercial area siya. Bali, ang lapad niya is 10 meters. Tapos, pahaba ay 15 naman. Ayan na. Medyo nakita na. Malinis-linis na siya. Narito ngayon sa site si Architect Tulin Sampag, kababayan po namin. So kailangan ko siyang siya mismo ang maka-witness at magbigay ng tamang sukat sa mga boundary para sigurado na walang mali. Bali, ang unang gagawin nila dito ay mag-layout muna para sa bakod. Yun ang inuna ko. Dahil dalawa lang naman sila. So, kailangan, gusto ko ma-secure muna yung paligid bago sila mag-start sa main construction. Ayan. Marami ang ano. Medyo ginagawang ano ng basurahan dito sa pista namin. Kaya kailangan na talaga siyang papatayuan. Yan na yung ano para maging bukas na namin ito sa asset na rin siya. Ito yung bali mula dito sa siminto. Sayang kasi kung mayroon kayong mga lupa na sa tingin nyo pwede siyang gawing commercial, pwede nyo gawin actually. Sayang kasi ang panahon. At sayang yung mga opportunity na pwedeng gawin. Maraming mga gusto mag-business. Yung iba, naghahanap talaga ng mga location. Tapos hanggang doon, doon sa ano ni Doktora, ano naman yan? 10 meters. Magalaw yung ano ko, camera. Ito yung ano, dito yung ano dapat na inano natin yung ano na muhon dyan, o oh, yung ano na yan, wala naman nakita eh kasi dito malayo na yung yun na, ang kanilang pinaka temporary septic tank pang dalawang tao lamang. Ang importante kasi meron silang magagamit habang nandiyan sila gumagawa. Doon sa pader. Yung dito sa likod yan. Yung mga pinagalaman ng halot. May tinali, parang tinatali rito na ano, baka. Oh. Kaya baka inano nila dyan, ginalaw yung buhon dito. Yeah, si GR. Bali, itong area na to, medyo looban siya, pero commercial siya. Mga katabi dito, mga mayroong kaming katabing clinic, at yung mga sa tapat, mayroong mga hardware, may mga Alphamart, at kung ano-ano pang mga establishment na ongoing construction din. Pero yung kubo, nakadikit na yan doon sa ano. Kadikit na yan doon sa pader nila, Doktora. Bukas na lang namin tatanggalin itong ano, sangkin. Baka umulan eh. Naabo na naman dito eh. Na mainit din.